Isang magandang-magandang umaga, magandang buhay po mga kasambuhay at mga kaparokya. Merry Christmas! Ako po si Father Domi Guzman, bumabati at nagbabahagi sa inyo mula po dito sa parokya ng Our Lady of Sorrows at Bihari Sol Lunsod ng Pasay, dambana ng Mater Dolorosa de la Pietà, kaisa-isang parish mission ng Society of St. Paul sa Pilipinas at sa Macau. Kumusta na po kayo? Ngayon po ay araw pagkatapos ng Pasko. Ito po'y kabilang doon sa tinatawag po natin na Octave, walong araw, isang linggong pagdiriwang ng pista ng Pasko. At ngayon pong December 26, ang atin pong ipinagbubunyi ay kapistahan din po ni San Esteban, diakono ng simbahan ng Jerusalem. Ang atin pong gospel, Matthew chapter 10, verse 17 to verse 22. Tayo po ay nasa tinatawag na afterglow. O gusto nyo mas simpleng salita, afterglow, hangover ng Pasko. Kaya nga medyo tinatanghali tayo ng konti. Pero alam nyo, kung titignan natin ang Ebanghelyo, Matthew 10, 17 to 22, medyo frustrating po mga kasambuhay at mga kaparokya. Sapagkat gusto-gusto pa nating balikan, pag-usapan, marinig ang napakagandang kwento ng pagsilang ng Panginoong Yesus. Subalit ang ating Ebanghelyo sa araw nito pagkatapos ng Pasko ay tungkol sa adult Jesus na nasa ministry na kasama ang kanyang 12 apostles, at ang pinag-uusapan po nila ay yung mga hamon at mga hirap ng pagiging alagad. Dadagdag pa natin dyan, ang liturhiya ng Eucharistia ay tumatalakay at nagdiriwang sa unang Kristiyanong martir, ang diakonong si San Esteban ng Jerusalem. Ano ang kahulugan netong ganitong biglang palit ng tema ng atin pong gospel at misa right after Christmas, ngunit within the 8-day, 1-week celebration of Christmas na kung tawagin po natin ay Octave of Christmas? Dalawa po ang pwedeng maging ibig sabihin niyan. Unang-una, pinapaalalahanan po tayo na sa ating pagtanggap sa Panginoong Yesus sa araw ng Pasko, kahapon, tayo'y nais ng Panginoon na hindi mga lumilipas na mga fans club, hindi mga seasonal na hooray followers, kung hindi ang hinahanap ng Panginoon ay entourage ng mga saksi, tapat na magtestigo kay Jesus, tapat na magtestigo sa Word made flesh, even with our flesh and blood, even with our lives, tulad po ni San Esteban. Sabi naman ng iba, matapos po nating ipagdiwang ang kwento ng first coming, unang pagdating ng Panginoon sa Pasko kahapon, itong mga araw na ito namang kasunod, binibigyan tayo ng silip, glimpse ng ikalawang pagdating ng Panginoon na kung saan darating siya kasama ang kanyang mga anghel, mga banal, the faithful cloud of witnesses, kung tawagin po sa Book of Revelations. So, yan po yung background netong kakaibang celebration within the Octave of Christmas. At ipinapakita sa atin kung tayo po ay magiging mga saksi, mapapabilang sa mga cloud of witnesses ng Panginoong Jesus. Number one, we have to be prepared for oppositions, times of opposition, times of tribulation. At saan manggagaling ang tribulation?
unang-una mula sa relihiyon mismo, kwento ng relihiyon. Kaya nga po na-mention ng Panginoon ng sinagoga. Mula sa mga gobyerno na dahan-dahan nag-iiba ang pulisiya. Kaya po na-mention yung mga governors and kings. At mula din po sa nagbabagong klima ng pamilya. Na kung saan alam naman natin po ngayon, ang family ay nagiging battleground ng mga issue ng buhay. So prepared dapat tayo sa mga oposisyon sa tatlong institusyon na bahagi ng order ng mundo. Opposition from religions, opposition from governments, and the changing pattern of family life. Yan. Huwag tayo madi-discourage. Kung hindi, dapat pangalawa sa mga opposition na ito, hanapin natin ang oportunidad, opportunity, upang sa ganon ipakita, ipamalas ang ating pong matibay na pagsunod, matibay na pananampalataya sa Panginoong Hesukristo na ating winelcome sa Pasko. At pag pinag-uusapan po itong opportunity, tatlong bagay ang ina-underline ng gospel natin for today. Una, kailangan opportunity comes with endurance. Huwag tatakbo, huwag maghahanap ng mas maayos at mas maluwag na buhay kung hindi. Sabi nga natin, daanan, go through, endure. Pangalawa, tough mind. Kailangan ng atin pong pag-iisip ay buo at matibay. Kaya nga po, ang Espiritu Santo ang dapat na maging guide at teacher po natin sa atin pong patuloy na buhay bilang tagasunod at saksi ng Panginoong Hesus patungo sa kanyang second coming. And then number 3, endurance, tough mind, tender hearts. Ayan. Dapat palagi nandoon po ang atin pong pagmamahal, ang ating pagiging mabait sa lahat ng panahon, sa lahat ng okasyon. Sana po nakatulong itong atin pong pag-aaral na ito ng Gospel of the Day. Paki-like, paki-share, paki-post, paki-repost sa inyo pong timeline at sa timeline ng kaibigan. At gayon din po, kung pwede, let us ask our friends to subscribe sa ating YouTube channel na Domi Guzman o dili kaya sa ating Facebook fan page na Pagkagising sa Umaga. I will be praying for all of you, mga virtual parishioners at cooperators ng apostolado ng Pagkagising sa Umaga. In the meantime, let me specially greet today, hangover day ng Pasko, ang atin pong mga virtual parishioners from parishes, Bible groups at ministries. Unahin ko po, siyempre po ang mga ministers, volunteers, apostolado, organisasyon ng Our Lady of Sorrows Parish. Kasama na po riyan ang Our Lady of Sorrows Outreach Foundation Incorporated. At sina Sister Leonor, Nello at Rose Lane. Binabati ko rin po si Brother Andy at Esther Pablo at siyempre po ang ating pong mga kasangga sa gift giving ng parokya sa darating na 28, 29, 30 ang gift giving team ng All Sophie at ng Our Lady of Sorrows. Binabati rin po natin ang Monday Bible Group ni na Sister Brenda Reyes, Nini Licaros, Fortune Ledesma, Chit Salud, Chit D, Leti Lopez, Josie Bernardo, Nene Leonor, Mengay Cabarus, Tessie Amparo, Fanny Blanco, Nelly Benson, Alice Cabahug, Lita Helano, Nati Goles, Sylvia Lacson, Fenang, Shirley Uy at Lourdes Choa. God bless you po at Merry Christmas. Gayun din po Merry Christmas sa Monday Prayer Group ng Urdaneta,
sina Tita San Benaventura, Perla at Obi Roy, Rufino at Violeta Tianco, Ed at Luz Tagle, Cecil Saavedra, at Belen Behasa. Gayun din po, binabati natin ang mga parokyano ng Santa Maria de la Estrada, Quezon City, ang Cura Paroko, si Perks Domingo, ang Formation Ministry Head, si Dina Reyes at ang buong pamilya at gayon din po ang buong tribo ni Tita Violet Ramiro. Greetings po sa Two Hearts Community ni Romy at Maribic Plosius, dyan po sa Karangalan Village, Cainta. At sa South Mall Ministry, greetings po kina Susan, Boying, CK, ang De Leon ni Duas at Gonzaga Families, si Kuya Jess at Ate Lourdes Figueroa and Family, kasama na po ang mga kids dyan sa Down Under, si Eddie at Vicente, Andy at Vicente Agos and Family, Nino at Marites Molina, Ana at Boy Malinaw, together with Camille and Ann Margaret Valdez, si Edgar at Lynn Albano at ang kanilang buong family. Greetings din po kay Rose B. Love, Infinity Love at kay Lily Chua, yan, sa may Araneta Avenue. Greetings and blessings din po sa Bible group ng mga ladies, Geraldine O'Shear, Rachel Nang, Carol C., Julie Go at Jessalyn Tan. Ang Obias Ledesma family, pagbati po kay Gina, kay Jessie, kay Chris Matthew at kay Janina. Gayun din po binabati natin si Mark Amadeo Balon, Elenita Tiamson, Celia Andrea Ginto and Susan Alpasan, Andre Rose, Raul Gonzaga, Rina Navarro, Claudia Soliman, Maria Novelin Libo, Ana Regina Fernandez, Maria Isabel Ocampo, Paul Joseph Lopez, Ruby Socorro Tacla, Angelo Joseph Lofranco Iluminado Aribe and Family, Maria Edisa Planillo and Family, Nelson Santos at Judith Ilagan. Sa inyo pong lahat, pagpapala ng Pasko, naragsak a Paskwa, no? Pagpalain, aleluya, aleluya.